Government urged to pay teachers for their extended work. Kahit tapos na ang mga graduation, sa katunayan ay tuloy pa rin ang trabaho ng mga guro ngayon, sa bahay man, o paaralan, dahil sa napakaraming paperworks na ipinagagawa ng DepEd. Panawagan namin na ipatigil na ng DepEd ang labis na pagpapatrabaho sa mga guro, at ibasura ang LDM at RPMS na mabibigat na paperworks, na wala namang tunay na tulong sa pagpapahusay ng education delivery. Magandang araw po mga kaguro. Government urged to pay teachers for their extended work. Hinimok ng pamahalaan na bayaran ang mga guro para sa kanilang pinalawig na trabaho. Iginiit ngayon ng Alliance of Concerned Teachers Act Philippines ang kahilingan ng mga guro para sa gobyerno na magbayad sa kanila ng hanggang 3 linggong pinalawig na trabaho para sa school year na ito. Batay sa mismong kalendaryo ng Department of Education, DepEd, ang huling araw ng school year ay June 24, 2022, at ito ay dapat na simula ng 2-month school break, dahil ang bagong school year ay magsisimula sa 22 ng Agosto taong 2022, ani Vladimir K. Tua, chairperson ng Act Philippines. Dapat bigyan ng DepEd ang lahat ng guro mula sa buong bansa para sa hindi bababa sa 1 linggo ng pinalawig na trabaho, dahil ang lahat ay kinakailangang mag-ulat para sa trabaho mula 27 ng Hunyo hanggang 1 ng Hulyo. Tila dinaya ng kalendaryo ng DepEd ang mga guro sa kanilang mga araw ng trabaho sa pamamagitan ng paglihis sa lumang sistema na ang linggong inilaan para sa pagkilala at mga seremonya ng pagtatapos ay kasama sa bilang ng mga araw ng pasukan, dagdag niya. Ngayong school year lamang nangyari na inilabas sa school days ang graduation week, kung saan June 24 ang last school day at June 27 to July 1 ang grad week, na nagresulta ng 1 linggong extension sa trabaho ng lahat ng guro sa buong bansa, sabi ng progresibong guro. Mas malala pa, napakaraming mga syudad at probinsya ang nag-extend pa ng karagdagang 1 o 2 linggo ng pagpapatrabaho sa mga guro. Sa Region 4A, Region 7, ay class days pa ang June 27 hanggang July 2, at ang graduation week ay July 4 to 8. Mas malala sa Region 3 at Region 11 na July 11 to 15 pa ang graduation week, kung kaya 3 linggo nang nag-o-overtime ang mga guro, dagdag ni K2A. Matinding eksploitasyon sa mga guro ang extended work days dahil ipinagkakait nito ang natatanging leave benefits ng mga guro na 2 buwan na proportional vacation pay (PVP) sa loob ng 1 taon. Kaiba sa lahat ng mga nagtatrabaho, hindi nagtatamasa ang mga guro ng 15 days sick leave at 15 days vacation leave. Bawal silang mag-absent sa buong school year at kung lumiban ay automatiko ang salary deduction. Ang 2 buwan na school break lamang ang tanging pahinga nila para makapaghanda rin sa susunod na pasukan, pero ninanakaw pa ito ng gobyerno, opined the concerned educator. Nararapat lamang na bigyan ang mga guro ng karagdagang kompensasyon para sa kanilang pinalawig na araw ng trabaho. Ang mga guro ay dapat ay nasa ilalim ng bayad na bakasyon sa panahong ito, at dapat ay binigyan ng karagdagang pang-araw-araw na rate plus 25% batay sa Magna Carta para sa mga public school teachers at iba pang mga order. Kung walang pondo ang DepEd, dapat bigyan ang mga guro ng service credit na 1.25 na araw para sa bawat araw ng pinalawig na trabaho. Sila ay may karapatan sa mga kredito sa serbisyo na 6.25 hanggang 18.75 na araw mula 1 hanggang 3 linggo ng labis na trabaho. Dahil dito, ang utos ng DepEd na naglilimita sa pagbibigay ng service credits sa mga guro sa hanggang 15 araw lamang kada taon ay dapat na ibasura, aniya.
Kahit tapos na ang mga graduation, sa katunayan ay tuloy pa rin ang trabaho ng mga guro ngayon, sa bahay man, o paaralan, dahil sa napakaraming paperworks na ipinagagawa ng DepEd ngayong bakasyon, gaya ng Learning Delivery Modules, LDM, at Individual Performance Commitment and Review Form, IPCRF, para sa Results-Based Performance Management System, RPMS. Panawagan namin na ipatigil na ng DepEd ang labis na pagpapatrabaho sa mga guro, at ibasura ang LDM, at RPMS, na mabibigat na paperworks, na wala namang tunay na tulong sa pagpapahusay ng education delivery sa bansa, ended K2. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito, sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all, upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.